So welcome sa Rod TV. Sa mga small YouTubers dyan na nakakaranas ng problema sa pag-edit ng video, this video is good news para sa inyo. Meron kasing mga tao na nasa progress pa rin ng pag-edit. Meron ding hindi masyado creative sa editing. Yung iba, zero knowledge. Meron din namang masyado ng may age, no, para mag-aral ng editing. At meron ding tinatamad lang kasi nga very time consuming. But swerte ka, dahil sa video na to, ituturo ko sa inyo ang video editor na sobrang matutulungan kayo. And syempre, ituturo ko rin yung basics ng video editor na to para aware kayo kung ano yung kaya niyang gawin. So sa editor na to, hindi mo kailangan ng sobrang taas ng specs ng laptop or ng computer. Ang kailangan mo lang ay internet connection. Tama, internet connection lang. Dahil tinatawag nga siya na online video editor. And yung video editor na to ay tinatawag na InVideo. InVideo helps you to make a professional videos from premium templates, images, and music. So very beginner friendly siya, as in igaguide ka niya kung hindi ka pa talaga marunong mag-edit. Pero disclaimer lang, I'm not a professional video editor. Siguro vlogger lang ako na may experience or may mga nalalaman sa basics ng editing. Since 2016, natuto akong mag-edit ng video, yung mga simpleng cut. 2017, in-apply ko siya sa channel ko kasi nga nag-vlog na ako, nag-start ako ng channel ko 2017. And ngayong 2021, marami akong natutunan at marami din akong nalamang mali about sa pag-edit. Pero still, nag-aaral pa rin ako para lumawak pa yung kaalaman ko. So going back sa video editor, sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung access or yung capacity ng isang premium plan, kasi nga premium plan yung gamit ko ngayon, para makita nyo kung ano yung kayang gawin ng InVideo sa mga future mong videos. So take note, ituturo ko sa inyo kung ano yung InVideo, ano yung mga meron siya, tapos papakita ko na rin kung paano gumawa ng intro and outro na pwede nyo gamitin sa mga YouTube videos nyo. Syempre, bago yun, i-search nyo muna yung InVideo.io. Meron dyang try now, it's free. Ayan yung pipindutin mo kapag wala ka pang account at kapag interested kang gamitin. Then click this login button naman if ever na meron ka ng existing account. So if ever naka-login ka na, ganito yung makikita mo sa InVideo dashboard mo. So, meron itong select dimension na wide. Ito yung 16:9 for YouTube videos. Basically, ito yung landscape. Vertical, ito yung portrait video for your TikToks, My Day, or Stories. Square naman, ito naman yung pang Instagram na pwede rin pang Facebook page. So it depends kung saan mo siya gagamitin. Then meron din ditong menu selection. Meron silang 4,000 plus pre-made templates na pagpipilian mo. So talagang magsasawa ka sa dami ng templates nila. Ang maganda pa dito, meron silang section for what's hot. Ito yung pinaka-recommended ng mga users. Meron din silang recently added, yung mga bagong lagay na templates ng InVideo. And dates. I love this because sinasabi dito if ano yung ganap sa araw na yun at pwede mo na rin piliin for your templates to use. Meron silang intros and logo reveals, video ads, and madami pang iba kung i-scroll nyo lang pababa. So basically, kahit anong niche ng channel mo, pwede mong magamit yung video editor na to. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin or paano siya i-edit yung mga templates na yon. So next muna tayo. Text to video. If more on visual, graphics, or text yung channel mo or yung mga videos mo, this is a recommended one. Dito naman pwede ka rin pumili ng mga visual na gusto mo at yung text na ilalagay mo. So if ever na may bala ka ng pictures tapos kada pictures may text na nakalagay, sobrang matutulungan ka nito dahil napakadali lang niya gawin. Again, choose your dimension tapos pumili ka ng sa baba dahil meron silang 50 plus themes. Then basically ang ginagawa dito is mag-type ka lang ng mga text na gusto mong makita sa video mo. Then sa text na yun, pwede mo na rin lagyan ng videos patungkol doon sa text na nakalagay. So basically, kada clip or video clip may text na nakalagay na related doon. So ganun yung magiging itsura niya. Then last one is the blank canvas or yung start from scratch. If you want to create something originally, then ito na yon. Dito mo siya pwedeng gawin. What I love about InVideo, every part ng video niya, meron silang tips or guide. Katulad dito, meron silang tips and tricks section sa baba na pwede nating i-apply sa gagawin nating video. So very beginner friendly talaga. Sa taas naman ng part, meron itong categories, content and tutorials. Sa categories, basically the whole categories na pwede nyong pagpilian. As in, nakadepende dyan kung ano na lang yung klase ng video na gusto mong gawin. Tapos, pwede mo rin i-click yung view all. Then, mapupunta kayo sa new tab na sinasabi yung lahat nga ng categories at ilang templates na pwede nyong pagpilian or kuhaan ng ideas. Katulad dito, sinasabi nga yung intros and logo reveal ay merong 163 available templates.
video ads, meron silang 1,000 templates and etc. Sa content naman, there's a blog, shows, and inside video. So sa blog, if you love reading and you really want to explore InVideo, maraming blogs about dito ng mga creator na gumagamit ng InVideo about their experience and advice. Then yung inside InVideo, ito naman yung behind the scenes sa InVideo. Basically, itong part na to, ito yung pinaka-informative part ng InVideo na kung saan lahat ng information, techniques, tricks, pwede nyo makuha dito. Sa babang part naman ng homepage nila, merong nakalagay na InVideo 4. Dito nga ay pinapakita ang purpose ng InVideo katulad dito. Pwede daw ito bilang YouTube video editor, invitation maker, and etc. Sa others naman, here's the blogs, creators club, and frequently asked question. Sa subscription plan naman, this is their offer. So sa subscription of InVideo, if monthly tapos business plan, meron kang $30 na babayaran, and kung unlimited plan, meron kang $60 na babayaran every month. Pero if gusto mo makatipid, piliin mo yung yearly plan. Dahil mas makakasave ka ng 6 months dahil yung monthly mo, if business plan ay magiging 15% na lang and magiging $30 na lang kapag unlimited plan naman yung kukunin mo. Then you can compare all their features if you want to compare the features of both plan na kukuhain mo. Pero here's the good news guys. If ever na mag-a-avail kayo dito ng InVideo, yung $15 or yung $30 na babayaran nyo ay pwede pang mabawasan. If ever na gagamitin nyo yung code ko, yung RODTV25, then kapag ginamit nyo yun, magkakaroon kayo ng 25% discount. So, ang laki na rin nun. Then, i-click mo lang yung affiliate link sa baba ng description para madali na lang yung proseso. And meron silang 24/7 support. So if you have a problem or confusion part na gusto mo agad malaman, they have InVideo support team. Basically, it's a live chat 24/7 para sagutin ang mga katanungan mo. So ang sasagot lang naman nito ay 20,000 marketing expert and video editors. At ang malupit pa dito, if ever na hindi mo natapos yung ine-edit mo tapos na wala ng internet, kung ano mismo yung huli mong ginawa, ganun din siya kapag babalikan mo. One thing na gustong-gusto ko sa InVideo is meron silang 10 million asset stock video and image library footage. Galing ito sa mga premium source nila like Shutterstock and iStock. Sobrang kilala nila guys sa pag-produce ng mga free stock footage. Kaya sobrang ganda nito. So simulan na natin kalikutin para magka-rhyme. So simulan na natin kalikutin ang pre-made templates. First is piliin mo muna kung ano yung dimension ng video na gusto mong gawin. And after nun, I will search YouTube intro kasi yun yung gusto kong gawin. So kapag sinerge nyo na yan, marami kayong pagpipili ang mga templates sa pwede nyong gawin sa YouTube intro nyo. If ever na mag-a-avail kayo ng premium plan katulad sa akin. Marami kayong pwedeng pagpilian dyan, iba't ibang theme, design, colors, and vibes ng intro. So kunyari pipili lang tayo ng isa. Kunyari itong may butterfly. Then use this template. And ayan, may nakalagay na upload logo. Pwede kayong maglagay ng logo nyo dito sa logo section. Sa akin kasi meron na at nakapag-upload na ako. Sa video naman, dito mo na makita yung mga stock footages na sinasabi ko kanina na pwede mong i-add sa mga videos mo. Sa images, ganun din, mga free stock images. Sa music, ayan, meron silang sound effects at meron din silang mga background music. Sa text, pwede ka rin mag-add ng text. So, kunyari nga, nakapag-upload ka na ng logo mo, i-drag mo lang siya papunta doon sa paglalagyan niya. I highly suggest na if mag-upload kayo, make sure na naka-PNG siya para mas maganda tignan ito. Hanapin mo lang yung line na yan para malaman mo na nasa gitna ka ng screen ng logo mo. And ito na nga yung default text, pwede nyo rin baguhin yan. Yung nakasulat dyan, so sa akin, gawin nating your trusted YouTuber. So, i-play muna natin para makita natin yung itsura niya. Diba? Napakahangas. Pwede kayo magpalit ng kulay sa Change Project. Itong color section. So, ayan, binabago-bago ko ang background color niya. Kung anong kulay yung gusto nyo, pwede nyong gawin. Basta galaw-galawin nyo lang. Tapos, try natin i-play ulit. So, pwede kayo mag-add ng scene para sa kadugtong ng intro nyo. Pwede rin from template. Kung gusto nyong dugtungan ng iba pang template, pwede rin naman. Pwede rin naman blank scene. So, tatanungin tayo. So, add new scene. Tapos, yes nyo lang if ever na gusto nyo. Then, ganito yung magiging itsura niya.
Pero ako ayoko kasi noon, pinakita ko lang sa inyo na pwede siyang gawin. So iaando ko muna. So punta na tayo sa video section para mag-add ng video clip na gusto mong isama sa intro mo. So pwede kang mag-search lang dito. So kunyari, videography muna yung isa-search ko. Tapos kunyari, ito yung napili ko. I-hold mo lang tapos i-drag mo siya sa timeline mo. Doon mo siya ipwesto sa background at wag mismo doon sa logo. Then pwede mo nang i-cut ang video para piliin lang yung part na gusto mong kuhain. Then hit done. Then ayan, nasa timeline ko na siya. Pwede ko siyang i-stretch para sakto lang siya doon sa intro ng Rod TV. Then i-try natin i-preview. So dahil hindi mabasa yung your trusted YouTuber na nakasulat kasi nga white siya tapos nagko-contrast siya sa background, pwede natin siyang palitan. Click nyo lang siya, then go to text color. Ayan, pwede siyang maging black. Pwede ko rin namang baguhin yung font. Ayan, marami kang pwedeng pagpilian. Pero kung may font ka na for your branding tapos wala dito yung font na pinapili mo lagi, pwede kang mag-upload. Pwede ko lagyan ng shadow yung text. So ayan, enable nyo lang tapos pili ka lang ng color na gusto mo. Then sa text section, may mga nakaset na text na pwede mo agad gamitin para palitan na lang yung nakasulat. May mga variety sila ng mga text. So sa akin, pipiliin ko muna si location boxes. I-click mo lang siya, then i-drag mo lang siya sa pwesto na gusto mo siyang ilagay. So palitan lang natin ng Philippines. Then panoorin ulit natin. Pag pinindot nyo itong timeline, makikita mo lahat ng nakalagay sa timeline mo. Yung mga text, yung mga media, music, logo, and etc. Pwede nyo rin i-stretch yung pinaka-video. Then itong iStack logo sa taas kapag in-video premium user ka, mawawala yan kapag in-export mo na. So kunyari naman gusto ko palitan ng music. Kunyari ito yung trip ko music sa intro ko. Click mo lang yung 3 dots, then replace music if gusto ko siyang palitan. May warning na lalabas pero i-click mo lang yung yes. Then nandyan na siya, tapos i-play lang natin ulit. Pero dahil nga yung text ko is hindi masyado mabasa dahil sa color niya, papalitan ko ito ng color at gagawin natin itong red. Then pwede nyo din itong lagyan ng animation or yung animate. Kunyari tapos na kayo, i-click nyo lang itong download and share. Papiliin kayo kung 1080p or 720, pero if gusto nyo ng high quality, then go for 1080. Then click export. Then magre-render yan depende sa lakas ng internet connection nyo. Pero sa akin, it takes 5 to 10 minutes lang. So bigla na lang siya magpi-play kapag tapos na for final preview. Kung mapapansin nyo, mas malinaw na siya compare sa kanina kasi nga na-export ko na at wala nang watermark. So sa outro naman tayo, almost the same lang rin naman yung ginagawa natin kanina. Ayan, marami kayong pagpipilian ditong whitey outro. So sa templates pa lang, ang dami na kayong pagpipilian, no? Tiba-tiba. Kunyari, ito yung gusto ko. At ito yung preview. Then use this template lang. Dito nyo na ulit i-upload yung logo nyo. Pwede nyo ilagay yung logo nyo if gusto nyo maglagay. Kunyari, ayan, Rod TV. Tapos, ayan, pwede natin palitan yung pangalan. Kunyari, gawin nating Rod TV, kunyari, yung FB page ko. So, dahil wala akong Pinterest account, gawa na lang natin ng kunyari, Rod TV official ilagay natin. Tapos, itong nagigitara na video, pwede nyo palitan ng video nyo or stock footage. So, ako, hahanap lang ako dito ng random na video na pwede natin gamitin. Kunyari ito, ilagay lang natin siya dito. So pwedeng i-replace if papalitan mo ng buo, pero pwede ring add as layer if ipapatong mo lang. Then ayan, pwede mo nga daw siyang i-trim. At ayan, ganyan yung magiging itsura niya. I-play lang natin at tignan natin yung itsura. Actually, itong background pwede rin natin palitan if anong klaseng video yung gusto mo.
So kunyari, ito yung trip ko kasi mukhang maangas. I-drag mo lang siya sa pinaka background, then replace lang ulit, then use full video ko na lang. So bale ganyan, ayan. Ganyan yung magiging itsura niya, mag-iiba yung background. So parang may taong naglalakad sa background. Then export ko na at ito na yung magiging itsura niya. So, ganun lang siya gawin, guys. If ever na may mga templates kayo na gusto nyong gamitin, yung bang ayaw nyo na mag-start ng from the scratch kasi nga very time-consuming, sobrang recommended talaga ng InVideo dahil papalitan mo na lang yung mga pictures, yung text, yung music, yung colors, tapos pwede mo nang i-export agad. Ganun lang siya kabilis. Pero if you want to take InVideo seriously at gusto mo talaga matuto ng lahatan, I suggest na i-click mo yung from the scratch or yung start from the scratch para makagawa ka ng mga video mo originally at ma-explore mo pa yung mga pwede niya pang gawin. So yeah, pwede ka makagawa ng intro and outro sa InVideo ng ganun lang kabilis. Actually, sa video na to, pinakita ko lang yung basics kung ano yung mga kaya niyang gawin, ano yung meron yung InVideo. Kasi nga, sobrang dali niya lang, as in, drop and drag lang siya. Tapos, ayun, pwede ka na makagawa ng mga videos, so mga ganun lang siya kasimple. Pero ayun nga, if ever na nabibitin kayo kung gusto niyo pa matuto, pwede kayong mag-search sa YouTube. Marami pa namang videos na nag-review ng InVideo kung paano yung tutorial ng in-depth video tutorial. Kasi ito, hindi to in-depth video tutorial, as in, ano lang to, review lang to, basics, mga ganun lang. Tapos, ayun, baka lang kasi nabibitin kayo. And meron din namang mga ginawang tutorials in video na pwede nyong gawing basis or gawin yung guide sa paggawa nyo ng mga videos nyo dito. By the way, honest advice lang, make sure na pag mag-a-avail kayo nito, magagamit mo siya madalas. Kasi kung magbabayad kayo tapos tingin mo hindi mo siya magagamit ng madalas, masasayang yung pera mo. So I highly suggest na kung gagamit kayo nito, isipin nyo muna ng mabuti kung mas magagamit mo ba talaga siya or baka pang saglitan lang, di ba? Ayoko kasi masayang yung pera nyo. And also, if you want to learn video editing ng mas malawak, ng mas maraming features, I highly suggest na mag-install na lang kayo ng mga Filmora or ng Adobe Premiere Pro. Kasi doon, kompleto doon, compared dito sa online video editor. Pero kung gusto nyo lang naman ng mga basics lang yung mga drop and drag, gusto nyo lang ng mabilisang video for your Instagram, for your stories, my day, then pwedeng-pwede tong InVideo. Pero ayun nga, hindi porket sponsor ako, i-re-required ko kayo na mag-install or mag-avail nito. Ito ay nakadepende sa inyo kung kaya ba ng budget nyo or tingin nyo magagamit nyo talaga. Pero if tingin nyo magagamit nyo talaga siya, then use my code, yung RODTV25, para makakuha kayo ng 25% discount. Dahil malaking bawas na rin yun. Hanggang doon na nga lang po ulit, kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod ko na video. I hope na natulungan kita sa video na to or may nalaman ka sa video na to. Again, this is RODTV. Maraming maraming salamat and peace out.